darating, Panginoon, sa araw na ito dito po sa bahay sa prahan ito, Panginoon. Patuloy po ikaw, Panginoon, no, ang rihan, Panginoon, ng pangalan, Panginoon, sa Lord. Patuloy yung akong gabayan ng bawat isa, Panginoon, Lord, lahat ng mga prayers, Panginoon, na meron kayo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, magiging alive, Panginoon, sa inyong plan. Let your will be done in our lives, Panginoon, sa araw ito. Lord, kaya ito mga po, Lord, ikaw, Panginoon, aming sambahin, Panginoon, patuloy na sambahin, patuloy na purihin, Panginoon, sa hapon ito. Let our lives, Panginoon, before, let our heart before you this afternoon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong lahat. Muli pagsamba sa hapon ito. Ang pangalan ni Jesus, Amen! Ayan! Ang dahil na po tayo purihin ng ating Panginoon? Ay, ang hina, grabe. Sige, isa pa. Ang dahil na po tayo purihin ng ating Panginoon? Thank you.
know that the Lord has been good to you. The Lord has been good to you, and He will always be. Amen. Despite the things, sa lahat ng mga bagay na naranasan mo ngayon, struggles, binigay ang lahat ng Lord para sa iyo. Binigay ang Lord para sa iyo kasi dapat gusto niya matuto ka. Hindi niya gagawin yan sa iyo kung hindi mo kaya. Amen. Let's continue to declare right now. Declare that our Lord has been good to us. He has always been good to us. He has been a friend, a wonderful loving friend. That nalangin natin tinutulugan na lahat ng mga bagay dapat natin itulog. Amen. Let's continue to worship Him. Maraming salamat. Patuloy ka naging mabuti, Panginoon, sa buhay na bawat isa na namin. Ito, maraming salamat dahil patuloy ka naging pabaya. Panginoon, pinabayaan dahil yung nandiyan. Dahil tangin mo kami, pinagabayaan sa lahat ng mga bagay na ginagawa namin. Pag-isang punta namin ngayon, Panginoon, maraming salamat. Dahil ikaw, parang direkta, naging mabuti ka sa amin hanggang sa mga oras. Ito, maraming salamat, Panginoon. Patuloy na ito ang kasambahin namin, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, ito ang mapapurihan. Ikaw ang madulugan ng aming ito, Panginoon. Maraming salamat. Thank you.
tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-coconnect natin sa Diyos, ngunit importante din that we encourage, be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo and let us all pray. Hallelujah. Indeed that God was so good to us. He had been so good to us. Amen. And because of the goodness of God, we are here. Amen. Though we are not perfect, but because of His love, of His forgiveness, lagi niya tayong binibigyan ng mga maraming chances. No, that's why sabihin mo sa katabi mo, buhay ka pa. Kasi binibigyan ka pa ng pagkakataon ni Lord. Amen. And God will gonna use you to advance His kingdom. Let us pray. Father God, maraming salamat po. The song that we have sing, Lord God, it comes from our heart. You have been so, so, so good to all of us, Panginoon, and to our family. Thank you, Lord God, for many chances. Thank you, Lord God, for the forgiveness of our sins through your Son, Jesus Christ, through His blood. And now our hearts is redeemed and our hearts is back to you, Lord. Hallelujah. Continue to bless us as we hear your message. We want to hear your heart, the heartbeat, your heartbeat, Lord, today. Thank you so much. Bless the church, bless your people, in Jesus' name, amen, amen, hallelujah. Challenge, tapusin ko to ng 30 minutes kasi meron pang graduation ng encounter. Okay, so magandang umaga po, welcome sa ating first service, welcome sa ating mga VIPs, and of course to all the leaders, and magandang umaga again, kita-kita na naman tayo para sa mga encounter delegates. Amen. And I am excited for this message. You know, every time po na when it comes to we are talking about the heart of God, sino yung favorite dito, yung when the music fades, all is stripped away, and it is simply calm, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, it's all about you, Jesus. You know, tuwing kakantahin po natin yon, you know, this song talks about intimacy. Now, intimacy, being close to God. It's all about Him. It's all about our love for the Lord. Hindi natin pag-uusapan ng degree, hindi natin pag-uusapan ang achievements, no, kung anong success. What is important is you and God. Amen. You, He as our Father and as His children. Amen. So yun yung we will talk about intimacy. Loving God. Sabi po, di ba, The Ten Commandments are made or na-comprise siya sa two commands. Now, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. So, everything begins with love. Alam niyo po, kung walang pagmamahal, hindi po na talaga natin kayang gumawa ng mabuti o sumunod sa Diyos. Kaya nga, para tayo i-redeem, talagang yung pag-ibig ng Diyos ang nag-abound. Bago natin siya na minahal, talagang i-demonstrate niya muna ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. John 3:16, sabi dyan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." That is the utmost demonstration of the love of God. But many of us, we do not really fully understand the love of God. That's why many people, many Christians, no, who are claiming that they are saved, ay binabaliwala po ang pag-ibig ng Diyos. Hello. Diba, may nakarinig na po ba kayo na, "Uy, Christian ka? Ako din Christian. Saan ka nag-church? Sa bahay." Diba? "Uy, Christian ka? Hindi halata ah. Kasi bakit? Christian nagsisigarilyo. Christian nagmumura." Hello.
Hindi halata ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Hindi obvious. Bakit ganon? We claim to be Christians and we claim to be saved, but our lives, taliwas. The way we live, taliwas. Dun sa kiniklaim natin na tayo ay anak ng Diyos. Why? Because we do not fully understand the love of God. Amen? Kasi, kung pag-uusapan natin ang pag-ibig, sino dito umiibig na? Yan. Diba, ang mga umiibig, sa umiibig, nothing is impossible. Tingnan nyo, nung mga kabataan kayo, yung mga matatanda dito, sabi ng nanay, huwag ka muna umiibig ha, mag-aral ka muna. Pero tignan mo, hindi ka mapigilan. No? Kinandado na ang bintana, kinandado na ang pinto, nakatakas ka pa rin. Binuklat mo yung ano, yung kisame doon ka dumaan. Kasi sa pagmamahal nating is impossible. Gagawa talaga ng paraan ang pag-ibig. Hello? Now, let us go to the love of God. Pag-usapan muna natin kasi hindi talaga natin mamamahal ang Diyos kung hindi natin maintindihan ang pagmamahal niya. Amen. So this is the utmost demonstration of His love. When the only Son died on the cross, He gave His only Son. And yung sacrifices na to, actually nag-encounter po tayo, may encounter tayo. Na-review, na-refresh tayo again doon sa pagmamahal ng Diyos. At yung pagmamahal na yon, hindi lang yan emosyon. Dumaan sa matinding paghihirap ang pag-ibig na yan na ikinamatay ng nag-iisang anak ng Diyos. Sinampal, binunutan ng balbas, dinuraan, no? Nilagyan ng koronang tinik, tumagas ang dugo, halos hindi na nakilala, sabi sa Isaiah, disfigured, bakbak, wakwak ang likod, butas ang kamay, ang mga paa, sinaksak sa tagiliran, at ang worst na naranasan ng anak, yung nahiwalay sa Diyos, sa Ama. Diba sabi niya, my God, why thou hast forsaken me? For the very first time, the Son and the Father separated because of our sins. Why? Because God loves us. Ganun yung suffering. Ikaw nga, mahiwalay ka nga lang sa crush mo, sa jowa mo, talagang parang mamamatay ka na eh. Pero ang anak, mahal na mahal niya ang Ama. And ine-expect niya, i-rescue siya. Pero hindi siya ni-rescue. Sino dito yung na-abandon ka ng magulang? O in-abandon ka ng yung best friend? No? Ang sakit, di ba? You know, Jesus was abandoned by the Father when He was on the cross, expecting that he will be rescued by the Father. But the Father never rescued the Son. Why? Because He need to die on the cross so that all of us, those who will believe in Him, will be redeemed. That is the love of the Father. Kaya nga, yung sabihin natin na kapag nagka-problema tayo, maglalaylo tayo. Kapatid, di mo naintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Yung sabihin, may problema ako, pastor, eh. Hindi mo na ako mag-church. Ayusin ko muna ang sarili ko. Balikan natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Yung nagmahal sa atin at nagbigay sa atin ng kaligtasan, ng pag-asa, kapatawaran, at kalayaan. Pag naisip po natin yung klase ng pag-ibig na yan, di ba, pag pinupursu tayo ng love, actually, we are pursued by the love of God. Hinabol talaga tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya mo nga sinagot yung mister mo eh, kasi hinabol ka niyan eh. Ayaw mo naman yan nung una. Hello? O baliktad. Yung babae nag-ano, yung misis wala nag-pursue, no? Diba ate ano, si ate nanay ni Chester. Kayo po nag-pursue kay tatay Ronnie. No? Kaya talagang masigasig, no? Because of the love of God that pursue us, that's why we are saved. Amen. Now, actually,
si Lord po, our God, is the lover of our soul. Talagang sobrang, sobra. Sabi ng Bible, sobra. Hindi lang niya tayo mahal. Sobrang mahal niya tayo. Pero as the lover of our soul, ikaw magmahal ka, you want to be loved back. Gusto mo mahalin ka din. Tama? Siyempre, ang Diyos nagmamahal sa atin. Gusto niya mahalin din natin siya pabalik. Hello, kaya nga, walang ibang solusyon kundi ibigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Nung tayo'y makasalanan pa, the Bible described, when we are yet sinners, Jesus died for us. He loved us. Kaya nga alam niyo po, wala na tayong achievement o magagawa pa na para dagdagan pa yung pag-ibig na yan. Dahil nung una pa lang, minahal ka na. Nung makasalanan, marumi tayo. Minahal na tayo ng Diyos. And now, God wanted us to love Him back. Kaya ang title po natin ay Heart Devoted to God. Sabi niyo, Heart Devoted to God. Pagka tinanggal natin yung de, maano na lang, maiwan yung vote. Voted. Diba, pag sinabi mong voted, parang elected. Ang puso mo, sino ang binovote ng puso mo? Hello? Sino ang pinipili ng puso mo? Basahin po natin sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9, no? How the Lord is longing for someone whose heart is devoted to Him. Sabi dyan, the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen or support those whose hearts are fully committed to Him. What a fool you have been, from now on you will be at war. Tignan nyo nga sa NIV. Sa NIV kasi, sabi dyan, the Lord looks all over the earth for the opportunity, searching. Ibig sabihin, naghahanap. Tayo searching for Mr. and Miss Universe. But you know, God is searching for someone whose heart is completely, sincerely devoted to Him. In order to support, sabi sa ibang translation, para suportahan. No, para suportahan. So, ibig sabihin, hinahanap ka ng Diyos. God searching for someone. God is searching for someone whose heart is devoted to Him in order to support. Naghahanap siya ng ipapalakasin niya, ng susuportahan niya. Hello, God is looking for you. God is searching for you. Kaya ka nandito, hinahanap ka ni Lord eh. Kaya alam niyo, ang relihiyon, ang tao ang naghahanap sa Diyos. Pero, ang pag-ibig, ito ang mensahe talaga ng cross eh. Ang Diyos ang naghanap sa atin. Ang relihiyon, tao ang naghahanap sa Diyos. Hello? Hinanap ka ng Diyos. He is searching for you because God loves you. Maintindihan po natin na mahal tayo ng Diyos, pinahahalagahan po tayo ng Diyos. Alam niyo kung bakit kinahanap ka ng Diyos? Dahil alam ng Diyos, sooner or later, you will encounter problem. Because we are living in uncertainties. Yung sabihin natin na naborn again ka, wala ka ng problema, yan ay hindi totoo. Sa totoo lang po, we are living in this world. Meron po tayong mga sufferings. Hello? Kaya ang Diyos gusto niya, suportahan ka during your sufferings. Palakasin ka during your sufferings, during your problems. Hello? Ito tayo, we're living in uncertainties, right? Hindi natin alam kung ano mangyayari sa ekonomiya, hindi natin alam kung may magmamahal ba sa atin in the future, you know. Uncertain eh. We do not know what will happen. But one thing is for sure, one thing is certain. One thing is certain. God loves you. Amen? You matter to God. Mahalaga ka sa Diyos. You are important. That is why God is looking for you.
hindi para parusahan ka, kundi para palayain ka at suportahan ka, especially in times of your troubles. Hello? Amen? Kaya nga, pinabayaan ang anak eh, alang-alang sa atin. Sabi ng Panginoong Jesus nung nasa krus siya, Ama, Ama, God, God, my God, my God, why you have forsaken me? Totally, he was forsaken para tayong lahat ay makalinga ng Diyos. Kaya nga, alam niyo po yung Hebrew word ng support, grab. I-grab mo yung katabi mo. Wag, iba yung hold sa grab. Yung grab talagang ganun, di ka makakawala dyan. No, alam niyo ba that God grabs you? Hindi ikaw nakahawak sa Diyos. Ang Diyos ang nakagrab sa'yo. Yung wala kang kawala, intentionally, may tenacity, may force, hindi kanya bibitawan. Hallelujah. Ganun ang lover of our soul eh. Gusto mo makipag-break kay Lord? Hindi siya makikipag-break sa'yo. Tumakas ka, hahabulin ka niya. Kung katulad ni Jonah, tumakas ka, may paraan si Lord, may isda. Ganun ang pagmamahal ng Diyos. Magpapadala siya ng calamities. Magpapadala siya ng sakit, bumalik ka lang. Kaya, huwag mo nang hintayin na magpadala siya ng calamities o ng problema, matinding dagok, para bumalik ka. Hello? You know, sometimes calamity and troubles and sicknesses are blessings para lang maibalik tayo sa Diyos. Huwag mo nang hintayin yon. Kasi gagawin talaga ni Lord yon. Dahil hindi ka niya talaga bibitawan. Remember, God is not against us. That's why do not run away from Him. Sabihin mo sa katabi mo, do not run away from God. Dahil kahit anong gawin mo, aabutan ka ni Lord. Amen? Hallelujah! Ganon ang pagmamahal ng Diyos. Ngayon, gusto kanyang mahalin, gusto kanyang suportahan, because we are in this world, sabi nga ni Jesus, Lord, I do not pray for them to take them away from this world, but strengthen them. So si Jesus mismo, alam niya na makakaranas tayo ng trouble dito sa mundo. Pero, ang assurance, may support galing kay Lord. Hello. Ngayon, anong kondisyon? Kondisyon, whose heart is completely devoted to Him. Sabihin mo, tanungin mo yung katabi mo, devoted ka ba kay Lord? Devoted o debote? Diba? There are three kinds of people. May tatlong klase po ng mga tao. Number one, completely devoted to God. Ikaw ba yon? Yung 100%? Pag sinabi mong completely, 100% yan. Pag 99%, hindi yan completely. Okay? Lalo na 50-50. Tandaan nyo, mga 50-50, naghihingalo yan. Kaya huwag mong hayaang mag 50-50. Yun yung partially devoted to God. 50-50. Yung mga nasa ospital na itinatakbo na 50-50, hingalo na yun. And meron yung pangatlo, no heart for God. Walang puso sa Diyos. So, ang hinahanap ni Diyos, hindi yung no heart for God, hindi yung partially devoted to God, ang hinahanap niya, according to the scripture, is completely devoted to God. Amen. And God knows your heart. He's looking at your heart. He wants all your heart. Amen. Kaya nga tayo, pagka nag-offer tayo, si Lord, tignan nyo, ayaw niya talaga ng partial. Ayaw niya ng basta-basta. Talagang pag nagmahal tayo sa Diyos, 100% ang gusto niya, kasi si Lord 100%. Tignan nyo, dun pa lang sa offering na nire-require niya, sabi niya, huwag kayong mag-offer ng may sakit. Huwag kayong mag-offering ng pilay. Diba?
yung mga animals, huwag kayong mag-offering ng mga lanta-lantang gulay. Give or offer your best. Dahil yung best, ibig sabihin 100% ang puso natin sa Diyos. Eh minsan nga, nagdo-donate tayo sa church, yung second hand. Tandaan natin, ang church po belongs to God. Hindi yan sa tao. That's why when we offer to the church, this is, the church is the house of God, the people of God, the church is you. That's why when we offer 100%, sabi ng Panginoon, anuman ang gawin mo sa iyong kapwa o to the least of my people, you are doing it for me. Amen. That's why we cannot expect yung blessing, no? Kasi bakit? Eh, hindi naman devoted yung mga ino-offer natin sa Panginoon eh. I'm just talking do sa mga offerings natin. Eh, paano pa yung buhay natin? No? Kaya nga, when it comes to God, it should always be a yes. It should always be a yes. Cell group, yes. Check yan. Sa ministry, yes. Tandaan po natin. Kung ano man meron po tayo, hiningan natin, lakas natin, sa Diyos galing yan. Kaya hindi natin dapat panghinayangan at questionin pag para sa Diyos. Eh minsan, pag nasa ospital na, tsaka palang sasabihin, Lord, pagalingin mo ako. Maglilingkod ako. Pagka naging addict na ang anak, Lord, ibalik mo yung anak ko. Umayos lang ang buhay, ibibigay ko sa iyo yung anak ko. Hello? Kaya nga yung mga magulang na kine-question yung mga anak na naglilingkod sa Diyos, pasalamat po kayo na sa Diyos naglilingkod yan. Alam niyo ba kung ba't kayo pinagpapala? Dahil yung mga anak nyo naglilingkod sa Diyos. Anong gusto niyo? Saan maglingkod? Ha? Minsan nakaguguluhan ako sa ibang magulang eh. Oh, sa totoo lang po, sa amin ni Pastor, tatakbo sa amin. Oh, yung anak ko, ngayon, tumakas. Yung anak ko, may boyfriend. Yung anak ko, nag-addict. O, di siya, pray naman, pray. No? Disciple. Tapos, eto na, nag-commit na sa church. Eh, grabe, pagka nag-commit, parang si Paul. Di ba? Si Paul, eh, nung talagang na-transform, eh, talagang buhay niya, I'm crucified with Christ, I die daily. Passionate talaga. Ngayon naman, kino-question. Hello? Alam nyo, pag para kay Lord, it's always a yes. Huwag nyo pong iisipan na kay Pastora Sara ginagawa. Ako po'y lingkod ng Diyos. Hindi naman po ako tatayo dito kung hindi ako tinawag. Pero kung ano man po lahat ng ginagawa natin, ayan ay para sa Diyos. Amen? Always think that it is for God. Sabi ng Panginoon, whatever you do, do it for the glory of God. Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Amen? Kaya nga, pag mahal talaga natin ng Diyos, no question at all, basta para kay Lord, devoted eh. Amen? To whom is your heart devoted? Ang tanong ngayon, ito. Saan devoted ang puso mo? Kasi ang puso mo, for sure, devoted yan to someone or to something. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, wala. Diba? Kung hindi kasi yan devoted sa Diyos, devoted yan sa iba. Devoted yan sa anak, sa asawa. Hindi ko sinabing, huwag niyong mahalin ang asawa. Pero ito lang po ah, if we read the scripture, sabi ng Diyos, I am a jealous God. Ang ibig sabihin, walang karibal ang Diyos. Kahit asawa, kahit anak, kahit career, kahit business. God wants our 100%. Eh si, tignan nyo si David. Sino bang nagbigay ng trono kay David? Si Lord. Sinong nagbigay ng asawa kay David? Si Lord. Sinong nagbigay ng power kay David?
Si Lord. Sino nagbigay ng tagumpay sa bawat war ni David? Oh. Ibig sabihin, kayang ibigay ni Lord lahat ng pangangailangan mo, pero wag mong bigyan ng karibal ang Diyos sa buhay mo. Kaya yung asawa mo, hindi yan equal kay Lord. Yung anak mo, hindi yan equal. Si Lord ang nagbibigay. Si Sarah, tsaka si Abraham, sino nagbigay ng anak? Oh. Oh, wag niyong gawing karibal ng Diyos ang anak niyo. Dahil yan, galing sa Diyos yan. Malinaw po ba? God is looking for someone who is his heart is devoted to Him. Kaya walang pwedeng sabihin na neutral. Hindi po pwedeng sabihin, ay hindi, wala, neutral ang puso ko. Hindi. Devoted yan to something else, to someone else. Kung hindi kay Lord yan, pwedeng yan sa jowa mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa karir mo, sa pera. Although hindi ko sinasabing masama 'yon, no? Pero hindi dapat devoted tayo dun sa mga tao na 'yon o sa mga bagay na 'yon. Hello. Kaya nga ang utos sa atin, love the Lord your God with all. 'Yun yung devoted eh, all 100% with all your heart, with all your soul, with all your strength and with all your mind. Putting God first. God wants our all. Sabihin nyo nga, all. Eh minsan kasi po, pag tayo nagbigay kay Lord, parang inaagawan tayo ni Lord. Parang ninanakawan tayo ni Lord. Eh samantalang, sa totoo lang, lahat naman yan ay galing sa Diyos. Sabi nga ni Job eh, si Lord ang nagbigay, siya din ang magkukuha. Hello? Ayun yung mga devoted kay Lord eh. Yung hindi tatatakot mag-release. Mawalan. Amen? Tignan niyo sa Matthew 15 verses 7 to 9. Ito po yung sinabi ni Jesus. No? Sabi niya sa mga, yung mga puso niyo, sabi niya, yan, you hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. For he wrote, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship is a farce, for they teach a man-made ideas as commands from God. Pwede NIV na lang. Ano kaya God's word? Tignan nyo, sabing gano'n ng ating Panginoon, yung lips nyo, yung mga labi natin, nagpupuri. Pero actually, ang puso ang layo. Ganon kahalaga sa Diyos ang puso. Kaya hindi siya nakatingin sa kung paano tayo tumayo, kung gaano kalakas, kung gaano karami ang sinasabi natin. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating puso. Yung heart, the heart that is far away from God, people who goes to ritual, lot of motions but far away from Him. Hello. Ito, paborito ko po lagi naririnig to eh. Even kay Peter Tanchi, dun sa mga pastors po. No, madalas kinu-quote po tong scripture na to. Sabi, diba Lord, nagpagaling kami, nangaral kami, nagpalaya po kami ng mga demon possessed. Sabi ni Lord, get away from me. I do not know you. And sabi niya rin, not everyone who calls me Lord, Lord will enter into the kingdom of God, but only those who do the will of my Father in heaven. It means obedience. Ang devoted kay Lord, obedient kay Lord. Madali talaga, magpagaling, mangaral, pero ang tanong, ang puso mo ba sumusunod sa Diyos? Hello? Kaya nga hindi tayo nakikilala ng Diyos dahil sa ating mga achievements, dahil sa ating pangangaral, sa galing magsalita, na nagpagaling ka, nag-lay hands ka, nag-cast out ka ng demons, makikilala ka ng Diyos, sa harapan niya, kikilalanin ka niya, kung sumusunod ka sa Kanya. Hello? Sabi sa Proverbs, signan niyo po sa Proverbs 4:23,
No? Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Bantayan mo ang puso mo, kasi ano, spring of life yan. Pag sinabi mong guard, watch. Dahil sabi, di ba, whatever the mouth speaks, the heart contains. So kung ano man ang sabihin natin o gawin natin, kasi yan ang laman ng puso natin. Kaya mahalaga na bantayan natin ang puso natin, dahil ang sabi rin ng Biblia sa Proverbs, the heart is deceitful, mapandaya. Dahil alam niyo po ang puso, iyan ang tayo. Your heart is the real you. Heart is the seat of your emotion and your will. Upuan yan ng iyong nararamdaman at ng iyong pagpapasya. At ang iyong puso po ang nagdedetermine ng direksyon ng buhay mo. Kasi yan nga ang nagdedesisyon eh. Kaya kung yan ang nagdedesisyon, ibig sabihin dapat bantayan yan. Amen. Do not allow it to be polluted. Foundational po yan, sabi ng Proverbs 4, di ba? It is the wellspring of life. Pag sinabi mong spring of life, dyan ang gagaling ang buhay. Amen? Ang puso natin, dyan ang gagaling ang ating mga ginagawa, ang ating mga desisyon. Katulad ng pagpili mo sa asawa mo. Kaya mo pinili yan, kasi nagdesisyon ka. Ayun nga lang, pagka nagkamali ka ng pagpili, imbis na wedding ring, suffering. Diba? Yung mga decision po natin nang gagaling po yan sa content ng ating puso, and if it is polluted, it is corrupted, the decisions will be wrong. Kaya nga sabi sa atin, love the Lord your God. Kaya sa panahon ng mga desisyon, we will always consider our love for God and the love of God. Yun lang naman talaga ang gauge natin eh. Pag sa desisyon, o iano natin sa human relationship, sa inyong mag-asawa. Pag mahal mo ang asawa mo, kahit na may nanunukso sa'yo, isipin mo yung asawa mo, consider mo siya, mahal mo siya eh. Walang epekto yung mga tukso. Mahal mo eh. Pero balik tayo sa Diyos, lalo na sa Panginoon. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka mangangaliwa. Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo din yung kapwa mo. Amen. When God said, love God with all your heart, tanong, will you cheat if you love God? Will you cheat your tithes and offering? Will you cheat your spouse if you love God? Will you study the Bible if you love God? Lahat yon magfa-fall sa love natin sa Diyos. Will you obey Him if you love God? If you don't love God, you will always struggle with sin. Kaya nga talaga, bottom line talaga niyan, pag-ibig sa Diyos. Kaya ang inutos niya sa atin, yung Ten Commandments, ang hirap talaga gawin yan eh, mula una hanggang, di ba, 1 to 10 yan eh. Kaya nga, dalawa na lang ang ginawa ni Jesus, pero ang content nun, love God, love people. Kaya sa mga desisyon po natin, laging ang konsiderasyon, love. Hello? Parang tahimik kayo. Alam niyo po, nung una, hindi tayo marunong magmahal. But we learn the love of God, especially when you have an encounter. Pag nag-encounter po kayo, babalikan niyo po eh. Ngayon, yung mga nag-encounter, balikan niyo yung pag-ibig ng Diyos. Balikan niyo yung mukha ni Jesus. Balikan niyo yung bawat hampas
ng mga pamalo kay Jesus, balikan natin. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang dinaanan niya para lang tayo maligtas, para matubos yung mga corrupted heart natin. And so that we will learn to love Him back. Kaya naman natin mahal ang Diyos dahil minahal niya tayo eh. Pinatunayan niyang mahal niya tayo. Kaya nga alam niyo po, pag naintindihan natin ang pagmamahal ng Diyos, wala na talagang magbabackslide. Walang magbabackslide. Walang maglalaylo. Walang Kristiyano na idadamay ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Yung paglilingkod niya. Tama? Kasi sa totoo lang, kulang pa nga yung ating ginagawa at ibinibigay para suklian kung ano man yung binigay sa atin ng Panginoon. Hello? Kaya lang bumabalik kasi tayo sa pride. Pride talaga ang problema. Yung self-centeredness. Alam niyo po yung kasalanan, very pleasurable yan. Pero para i-overcome natin ang kasalanan, we need to love God more than pleasure. Ulitin ko pa, in order to overcome sin, which is pleasurable, di ba? Sabi nga nila, ang kasalanan daw ay hindi masarap, kundi sobrang sarap. Pero para ma-overcome natin yung kasalanan na yan, we need to love God more than pleasure. In order to overcome selfishness, pride, self-centeredness, we must love God above all. But we cannot love God until we experience Jesus who was crucified on the cross. Hallelujah. Ngayong umaga, binabalik po tayo sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. But you know why? We cannot change without Jesus. We cannot change without Jesus. We need to guard our hearts. Tignan niyo po sa 1 Kings chapter 11 verse 4. Meron tayong kilala sa Bible na nung bata siya, mahal niya si Lord. Pero nung tumanda na nabago, naluma yung kanyang puso, kaya nga sa Revelation, sabi ni Lord, go back to your first love. You see, alam ni Lord kasi, naluluma yung ating pagmamahal sa Kanya, eh ang gusto niya laging bago. Gusto niya umaapoy, may exclamation point ang pag-ibig natin sa Diyos. Minsan, question mark eh. Na? Tignan niyo po sa buhay ni Solomon. As Solomon grew old, grabe, kung babalikan po natin yung buhay ni Solomon, grabe yung pagmamahal niya kay Lord. Paano yung minahal niya si Lord? Aba, tuwing ilang step yon? 6 yata na step. 6 steps. Na? Every 6 steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katay ng baka. 6 steps na naman. Katay na naman. Alam nyo, libo-libong kinatay na oxen para lang i-offer kay Lord. Yun ang pagmamahal ni Solomon sa Diyos. Ganun niya vinalyo ang Diyos. Pero nung tumanda na siya, eto na, yung mga napangasawa niya. Kaya yung mga misis, ingat kayo. Ang sabi dyan, his wives led him to follow other gods. And he did not commit himself wholeheartedly to the Lord as his father David had done. Nagbago yung puso ni Solomon. Hindi na siya sumunod sa Diyos wholeheartedly. Bakit? Hinayaan niyang makorap at maligaw ng kanyang mga napangasawa. Sabi ko sa inyo, ang pag-ibig natin sa Diyos dapat walang karibal. Amen. No? Kung ang asawa mo ayaw maglingkod sa Diyos, aba, mas mahal ko si Lord kesa sa'yo. Hello? Kung ang boyfriend mo ngayon at girlfriend mo ngayon, hinihila ka papalayo sa Diyos, breakin mo yan. Red flag yan. Hallelujah, red flag. Red flag.
Pag hindi mahal si Lord, eh, kiss yan. Ilalayo ka niyan, katulad ni Solomon. Imagine mo, bata ka pa lang, mahal mo na si Lord. Tapos nakilala mo yan, hindi mo nga alam kung saan galing. Tapos ayaw magsimba, ayaw maglingkod kay Lord. Hanggat hindi ka pa nakatali dyan, i-break mo na yan. Amen? You need to watch your heart. Because dedicating your heart to God when you are younger does not guarantee that when you become adult, you will be devoted to Him. Tandaan natin, watch your heart. Hindi porkit nung bata ka, mahal mo si Lord, hindi yan garantiya na pag tumanda ka, mahal mo pa rin si Lord. Kaya alam nyo, eto, I always mention this, 30 years in the ministry, no? More than 30 years in my Christian life, hindi ko pwedeng sabihin na garantiya. Noon kasi talagang very exclamation point talaga ang pagmamahal ko kay Lord. No? Pero hindi ako magre-rely dun sa nung bata ako, nung young people ako. Ngayon, kailangan mas lalo kong bantayan ang sarili ko na walang karibal si Lord. Kahit ang ministry, dapat hindi karibal ni Lord. Amen? Marami kasi nahuhulog sa ganyan, no? Yung busy sa ministry, pero walang devotion time with the Lord. Sa sarili na lang niyang lakas, tsaka nag-share, pero hindi naman nakakarinig kay Lord, hindi naman nagpe-pray, hindi naman kinakausap si Lord, hindi naman nag-worship, hindi naman sumusunod, hindi nagsusurrender. Hallelujah. Minsan sa buhay ni Solomon, naging devoted siya sa Diyos, pero naging tumanda siya, naging successful siya, nagkaroon siya ng maraming kayamanan, the pleasure of his heart was turned away. Hindi na si Lord ang delight niya, hindi na si Lord ang desire niya. Tandaan po natin, if we want to overcome temptation, we need to replace our desires, the desire for God. Kaya nga alam niyo itong tamang panalangin eh, kung ang desire mo, alak, ABS-CBN, alak, bisyo, babae, ML, di ba? Kung ano man yan, pornography. Ipag-pray mo, Lord, tanggalin mo yung desire na to. Kasi sa desire talaga tayo na hook. Si Eva, kaya siya kinain ng ang forbidden fruit. Kasi may desire siya dun sa forbidden fruit. Na-replace ng dapat ang desire niya kay Lord, napunta dun sa prutas. Eh si Adan dumating, ang desire niya si Eva. Eh di binigay ni Eva, kainin mo to. Gika, bahala ka, kakahiwalay tayo. And desire niya si Eva, kinain niya rin. Kaya pagka ang desire natin, hindi na si Lord, doon tayo napapahamak. Hello? Tandaan niyo po, whether ikaw ay pastor, leader, manggagawa, ikaw ay disciple, o simpleng umaattend, no? It doesn't matter. Ang mahalaga dito, lahat tayo, ang desire natin si Lord. Itong sinabi ng salita ng Diyos eh. Hindi naman namatay si Jesus para lang tayo iligtas, kundi namatay si Jesus para ibalik tayo sa ating intimate relationship with God, yung kalapitan natin sa Diyos, yung desire natin mapalitan. Amen? Sabi ko nga sa inyo, kahit ano pang achievements natin, kung walang desire tayo sa Diyos, hindi niya tayo kikilalanin. Hello? Tingnan niyo po si David, he was man after God's own heart. The heart, tandaan po natin yung heart talaga hindi perfect. Man after God's own heart na yun ha, pero nagkasala. Diba? So ibig sabihin, ang puso ay hindi perpekto. Pero pag yan ay binigay mo sa Diyos, at dahil mahal mo ang Diyos, no? At mahal mo ang Diyos, hindi ibig sabihin ang puso mo hindi na magpe-fail. Actually si David, mahal niya si Lord, but he failed. Hindi ibig sabihin na mahal mo sa Lord, perfect ka na. But it means, once you do something, makinig po kayo, kung ang puso natin belongs to God, once na nagkamali ka, kinorek ka, nirebuke ka, you will repent. When you do something and somebody, the Holy Spirit convicts you are going to repent. Kaya nga, si Nathan sabi niya, you are the man.
You are the one who steal the wife of Uriah. Ay, di, sabi niya lang pala, ganito pala. Sorry, ulitin ko, quote ko. Kasi ano ko na lang yun, no? Interpretation ko na lang. Ito pala, sabi niya, nagkwento siya. Sabi niya, ito, may isang mayaman, kinuha yung tupa ng nag-iisang tupa ng mahirap. Para katayin, ang dami niyang tupa. Sabi ni David, alam niya yung justice eh, dapat patayin yung mayaman na yan. Ano sabi ni Nathan? You are the man. Yun lang ang sinabi niya. You are the man. Sabi ni David, oh, yun lang ah. Wala, hindi na diniscuss yung tungkol kay Bathsheba eh. Sabi niya lang, I sin against God. Umamin na. Hindi nagtakip, hindi pinagtakpan. Hindi niya sinabing, ano sinasabi mo, Nathan? Sinungaling ka, papatay nga top. Di ba may mga haring ganun, yung pinapapatay ang propeta? Pero si David, because guarded ang heart niya, alam niya, nung na-convict siya, it brings him to repentance, to humble and change. Hello. Kaya nga ang mga taong devoted, alam niya kung paano mag-repent. Once he found out that he sinned, he humbled once he is corrected. Kaya yung mga ginagwardahan ng puso, pag kinorek mo, sarap i-correct ng mga tama ang puso. Ang sarap i-correct, ang sarap i-rebuke. Kasi hindi ano eh, hindi defensive. Marunong umamin. Amen. At dahil yung tamang puso, your heart is in the position of loving God and pleasing Him. Amen. Tignan natin si King Asa, kanina si David. Si King Asa po, kung babalikan niyo po yung unang-unang ng Chronicles, si King Asa po, naging matagumpay siya dahil bakit minahal niya ang Diyos. Minahal niya ang Diyos. Kaya lang, once, nung tumanda na siya, no, nabago yung puso niya. Pero nung una, devoted si King Asa. Tignan nyo ha, yung mga devoted. Ang puso, katulad ni King Asa. Unang-una, he did good and right. Pag devoted kay Lord, gagawin ang tama, gagawin ang mabuti. Ano pang ginawa ni King Asa? He removed the idolatry. Tinanggal niya mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano pa? Inutusan niya ang Juda na hanapin ang Diyos. Let us seek the Lord. What else? King Asa observed the law and the commandment. It means, he obeyed God. Pag tama ang puso, pag devoted kay Lord, ginagawa ang tama, inaalis ang mga Diyos-Diyosan, hinahanap ang Diyos at sumusunod sa kanyang utos. Hello. How can we keep our hearts pure? Paano natin ilalayo ang ating mga sarili sa mga bisyo? If you love the Lord. Hello. Kaya lang, eto na, si King Asa, nagka-problema. Nagka-problema siya, gusto siyang sugurin ng kalaban. No? Alam niyo po, kahit gawin natin ng tama, sumusunod tayo sa Diyos, hindi naman tayo may exempt sa mga problema. Pero ang maganda kay King Asa, pag may problema, nananalangin siya. Nag-pray siya. Nag-pray siya kay Lord. No? And the Lord gave him victory. Those who seek Him, He shall find him if you seek Him with all your heart. Sabi ng Jeremiah 29 verses 12 to 13 and 14. Kaya nga, ang puso natin, kahit gaano pa ka-experiensado ang buhay natin o gaano pa ka-dami nating alam, I tell you, we need to seek God. Amen. But, katulad ng sinabi ko kanina, pag tumanda ka, watch over your heart. Kasi pag tumanda na yan at naging successful at hindi mo ginuwardyahan, mapapalitan na ang iyong confidence. Si King Asa nagsimula ng maganda. Hinanap niya ang Diyos, minahal niya ang Diyos, sumunod siya sa Diyos. Kaya lang, nung 39th year of his reign, nabago na yung confidence niya. Ang ano po kasi, ang Israel, nung hari si David, Israel yan. Okay?
Nung si Solomon na nagkasala, na-divide. Naging Israel at saka Judah. Okay, na-divide. Dalawa lang ano yan, dalawang kingdom na. Kingdom of Israel and Kingdom of Judah. Ngayon, ang hari sa Judah, si King Asa. Ang hari sa King sa Israel, si King Baasa. Ngayon, gusto ni King Asa na sugurin tong ano, Israel. Imbis na sa Diyos siya lumapit, ang katabi dun sa taas, Aram. Nakipag-alyansa sa kay King Aram, the Arameans. Naging matagumpay ba siya? Nag-alay sila eh. Yes. Nagsama. Nagtagumpay naman. Pero hindi ibig sabihin na nagtagumpay siya, yun na yung best. Hello. Yes, King Asa became successful. Yet, God has greater plan for him. Tandaan natin, hindi lahat ng ginagawa natin na sa lakas natin na naging successful, yan ang perfect will ng Lord sa'yo. Actually, you missed the best. Hello? Ang problema po sa success, it makes King Asa became proud. Kaya nga, bantayan natin ang puso natin. Yung iba, alam mo yung nakagraduate lang, parang nawala na yung heart kay Lord, nagkanegosyo lang, nawala na yung heart, nakapag-abroad lang, nawala na yung heart kay Lord. Ano pa, nakapag-jowa lang, nakapag-asawa, nawala na ang heart kay Lord. Guard your heart! Dahil ang pagiging proud, nagre-result yan sa committing sin of idolatry. Magkakaroon ka na ng ibang Diyos. Diyos-Diyosan. At ano ang mga Diyos-Diyosan sa buhay natin? Anything that replaces God. Anything and anyone that replaces God. Ano yon? Money, career. Anong object ng trust mo? Hello? Kaya nga si Abraham, tinest ni Lord eh. Para siguraduhin na hindi si Isaac ang maging Diyos niya. O ay, 'di ba? I mean, mas valuable si Isaac kaysa sa Diyos. Kaya hiningi ng Diyos si Isaac, sabi niya, i-offer mo si Isaac. Eh kaso, si Abraham, si Lord talaga ang Diyos, devoted kay Lord. In-offer. Hello? Ang big mistakes ni King Asa, bumilib na siya sa sarili niya nung tumanda siya. Hello, mga kabataan. No? Make sure that God is your God even to the last breath of your life. At kung tayo naman, ng mga matatanda, tayo na, sinama ko na, di ba? Adult. No? Tandaan natin gaano kadami man ang ating mga narating. Si Lord pa rin ang dapat nasa trono. Amen? Naging proud na si King Asa nung kinorek siya, nagalit siya. Malalaman mo ang isang tao na siya ang nasa trono ng kanyang puso, pag kinorek mo, nagagalit. Bakit? Ang idol niya, sarili niya na eh. Eh ngayon, tinuruan siya ni Lord, nagkasakit. Nung nagkasakit, anong ginawa ni King Asa? Sa doktor siya pumunta, pero hindi ko sinabing masama ang doktor. Pero minsan nga inaalawang sakit, bakit? Para lumapit siya sana sa Diyos, pero hindi siya sa Diyos lumapit. No? Instead na magsisi siya, lumapit siya sa iba. Alam niyo po, God allows sicknesses, problems to speak to us. Ngayon, ang mahirap, pag kinain na ng pride yung puso natin, tumitigas na po. You know, sin makes our heart hard. Ang kasalanan po ay nagpapatigas ng puso. Hello. Alam niyo po may kalyo kayo sa mga daliri niyo, sa kamay niyo. Subukan niyo po tusukin niya ng ano, ng aspirin. Hindi na yan makakaramdam. Bakit? Ang kapal na ng kalyo eh. Ganun po ang kasalanan paulit-ulit na hindi pinagsisisihan.
ginagawa mo na wala ka nang nararamdamang pain. Hindi mo na nararamdaman na nasasaktan mo ang Diyos, kaya ang tigas na ng puso mo. Pero kailangan katulad tayo ni David, na ang response natin ay mag-repent. Don't pretend you never sin, otherwise your heart will become hard. Amen. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, no? Maybe God is dealing with us. Ano yung mga kasalanan na maaring tinatago natin sa mga tao, pero ang Diyos alam niya. Hello. Huwag ka nang maghintay ng Nathan para sabihin sa'yo. The Lord is speaking to us. And huwag mo na rin hintayin na tumigas na nang tumigas ang puso mo until na maging callous heart at wala ka nang nararamdaman pain at hindi mo na mahal ang Diyos. Yun, alam niyo po, pag hindi na natin mahal ang Diyos, lahat ng para sa Diyos, question. Tignan niyo po, yung paglilingkod sa Diyos, question. Yung pagpunta sa church, question. Yung pagbibigay, question. Hello. Lagi na lang may tanong pag para sa Diyos. But you know, Jeremiah 29:11-13, may plano si Lord sa'yo. May plano ang Diyos sa buhay natin. At ito ay malalaman natin kung isisik natin siya. If we search Him with all our hearts. Hindi niyo napapansin, ang laging sinasabi ni Lord, all your heart. Kasi the Lord never settle for 99%. He want the 100%. Amen. And always remember, ang ultimate blessing natin ay hindi yung bahay natin, hindi yung kotse natin, hindi yung may anak tayo, hindi yung nakapag-asawa ka, hindi yung marami kang pera. The ultimate blessing of all is finding God's presence Himself. Yung mahirap, alam nyo, yung hinahanap mo si Lord, hindi mo na siya marinig. Alam nyo po, nangyari kay Saul yan. Nangyari yan. Si Saul, tumigas ang puso niya sa Diyos, hindi siya nagrepente. Eh. Nag-disobey siya. Imbis na magsisi, nangatuwiran pa. So, nireject siya ng Diyos. Ngayon, sabi niya kay Samuel, huwag mo nang balikan si Saul. Huwag mo nang balikan. Huwag mo nang iyakan. Nireject ko siya. Nakahanap na ako ng after my own heart. Kaya ngayon, si Saul, siya pa rin naman ang hari, di naman siya binaba eh. Pero nung siya ay lalaban na sa mga war, wala nang Samuel na nagsasalita sa kanya. Patay na si Samuel nun. Wala nang nag-a-advise sa kanya. Alam niyo ang ginawa ni Samuel, ay ni Saul? Pumunta sa manghuhula. Ano ba yun? Tama ba yun? Sa espiritista. Sabi niya, tulungan mo ako, kailangan ko makausap si Samuel. Kailangan ko siyang tanungin tungkol sa laban na to. Ang mahirap po, yung wala nang nagsasalita sa atin. Yung hinahanap mo na, gusto mong makarinig kay Lord, hinahanap mo ang propeta ng Diyos, hinahanap mo ang pastor, hinahanap mo ang leader, wala nang available, wala nang nagsasalita sa buhay mo, and you are alone, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. That's why, you know, sabi ng Bible, search Him, seek Him while you can find Him. Kaya ang ultimate blessing natin, hindi material. Heaven and earth will pass away. The very blessing that we have is when we find the presence of God. Amen? We can find God. Sabi sa Jeremiah 33:3, call unto me and Jeremiah 33:3, ask me, call unto me and I will answer you and I'm gonna show you great and mighty things. You see,
ganun si Lord na gustong-gusto niyang i-reveal sa'yo yung mga divine wisdom, divine revelation, His divine plan. Alam niyo po, sabi ng Bible, marami nagsasabi, it is costly to follow Jesus. Tama, mali. It is costly to follow Jesus. But, it is more costly not to follow Him. Bakit? Marami kang mamimiss. Pag sinunod mo ang Diyos, meron siyang plano sa'yo, Jeremiah 29:11. You know, the greatest cost is what you do not experience by not following Jesus. Ito yung greatest cost. Yung hindi mo tinanggap yung supposed to be na para sana sa'yo. Naalala ko po, way back 2004, 2005. Pumunta po kami ni Pastor Alan ng Hong Kong. Buntis ako kay John Lance noon eh. I think 5 months ako noon on the way kay John Lance. Di ko nga alam na buntis ako, 3 months ganun. So nagtagal po kami doon. Nakakihanap po kami ng employer, Chinese, sa isang school. Naging administrator si Pastor Alan doon, naging teacher po ako. And then, nagtagal po kami doon and pinaprocess po yung aming visa, employment visa. 2005, tumawag, ayun na namatay si Anne, namatay nun si Fernando po, election nun. And nung time na yon na ano po si Pastora Verana, na stroke. Pero di pa rin kami umuwi. Tapos may sakit na nun si Pastor Verana. And God made a way, tinawagan si Pastor Alan ng URS. Sabi niya, you have to report. Otherwise, maaawol ka. Kasi hindi pa talaga siya naka-resign. So, sabi ng ano namin, employer, bibigyan namin kayo ng return ticket, ha? Sinagot ng employer namin, pabuwi dito. Tapos, binilang ko ulit kami ng ticket, pabalik. Para siguradong babalik kami. Ang kasama namin noon, si Josh, tsaka si Jasmine. Dalawa palang anak namin. And nung pagbalik po namin dito, the Lord talked to us na wag na po kaming bumalik. And so nagpray kami, gumawa kami ng, sinik namin ang kalooban ng Diyos. And finally po, nakapag-decide po kami na wag nang bumalik sa Hong Kong. So iniwanan na namin yung trabaho namin doon, di na kami bumalik, nagpaalam na kami. And you know, 2006, namatay si Pastor Verana. And doon na po nagsimula yung tawag ni Pastor Alan. No? And pagkatapos, naging senior pastor siya ng 2011. And because of that, following the plan of God, doon po namin naranasan. Kasi po sa Hong Kong, ang hirap ng buhay din doon. Kahit na OFW ka. Minsan sumasideline pa kami doon. No? Minsan nagmamassage pa kami doon. No, pag Sunday, imagine mo mga paalang OFW yung mamassage mo. Ganun po yung buhay doon, kaya sabi sa inyo, OFW hindi madali. Kaya yung mga hinginang-hinginang padala diyan. Ang hirap ng buhay kaya ng mga OFW. Ganun ginagawa namin pag Sunday. Lipat-lipat kami ng church, hanap kami ng mga i-check up bukod doon sa trabaho namin. And, pero nung sumunod kami sa plano ng Diyos, doon po namin nakita ang pagbukas ng pagpapala ng Panginoon. Until naging senior pastor siya, nadagdagan pa ng 4 yung anak namin, naging 6. And doon din po pinanganak yung apartment namin. No? Binigyan kami ng sasakyan ng Diyos at higit sa lahat, ang mga Jagiya people. Amen. You are the greatest blessing to us. Hallelujah. Sabi ko, buti na lang sumunod kami kay Lord. Kasi alam niyo po, ang Jagiya po ang naging pamilya ko. You are the greatest blessing. Hallelujah. Kaya alam niyo po, kung makita man natin that following God, following Jesus is costly, it is more costly of not following Him. You will miss a lot. Amen? Remember,
Obeying Jesus has eternal consequence. Huwag mong iisipin na ang magmahal sa Diyos, maglingkod sa Diyos, ay kawalan at kalugihan. Hindi. Sinabi ni David, bata ako, tumanda na ako. Hindi ko nakita na nagpabaya ang Diyos sa lahat ng naglilingkod sa Kanya. Amen! Hallelujah! That's why, watch your heart. Guard your heart. This is the message of God. Make sure na yung puso na yan, 100%, si Lord ang mahal. Amen? Pag si Lord ang mahal mo, walang pwedeng manakot sa'yo. Amen? You are confident. You are overflowing. Why? Because the love of God is enough, and your love for God will lead you to a right decision. Amen. Hallelujah. Tayo po tayong lahat. The question is, this is the question. Kung nandito si Lord bilang lover of our soul, the question is your heart devoted to God? Answerable by yes or no. Is your heart devoted to God? Minsan, we are devoted to our boss. We are devoted to our employer. Right? Devoted tayo sa pamilya natin. I tell you, hindi ko sinasabing masama yung mga bagay na yun. But you know, laging sinasabi ni Lord, I am a jealous God. I do not allow yung karibal, ano yung karibal? Rivalry. I do not allow rivalry. Dapat walang rival si Lord sa puso mo. Amen. Kahit siyang asawa mo. Kaya kami ni Pastor Alam, pag nag-uusap po kami, sabi ko sa kanya, Love, alam mo, kahit anong mangyari, mas mahal ko si Lord sa'yo. Kaya nga, nung kinuha siya ni Lord, maglilingkod pa din ako. Alam nga naman, nawala lang siya, titalikuran ko na si Lord. Tama? Pag mas mahal mo si Lord, above everything, above anything, kahit mawala yan, kahit kunin yan, maglilingkod ka pa rin kay Lord. Amen? Walang makakapagpatinag sa'yo. Kaya si Lord, lover of our souls, sinabi niya, nothing shall ever separate us from the love of God. Even the angels, the demons, the spaces, the past, the future, the present, walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ang tanong, ikaw. At kung meron man, this is the moment that you surrender it to God. Amen? Tandaan nyo, hindi lang mahalaga na kilala mo si Lord. Kahit ang demonyo kilala si Lord, sumasamba pa nga yan eh. Hindi enough na kilala mo si Lord. Kahit ang mga unbeliever, kahit ang mga pagans, kilala nila. Si Pero, kilala nila ang Diyos ng Israel. Ang mahalaga ito, kilala ka ni Lord. Na kapag lumapit ka, nagkaharap kayo, I know you by name. Alam niyo kung paano tayo nakikilala ni Lord. Hindi sa mga great things that we accomplish. It is by surrendered life. By surrendered life. Yung katulad ni Jesus, Lord! Take this cup away from me. But not my will, but yours be done. Alam niyo, pag narinig ni Lord yun, grabe itong anak ko, mahal ako. Kaya sabi niya kay Abraham, alam ko na mahal mo ako. Hindi mo itinanggi, hindi mo ipinagkait yung anak mo na si Isaac. Alam ko na mahal mo. Alam niyo, minsan po tinetest tayo ng Lord eh. Kung talagang mahal natin siya. Yung mga bagay na hinihingi niya sa atin,
lalo na kung isurrender natin yung habitual sin. Yan na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Eh yung hingin pa, yung pinakamamahal, pinaka-valuable sa'yo. Kaya alam nyo, ngayon palang mag-desisyon natin, mahalin natin si Lord. Mahalin natin si Lord. Walang makakapagpatakot sa'yo parang si Job. Na wala ng lahat, basta wag lang si Lord. Amen? Hallelujah. Sige po tayo manalangin. Taas natin ang ating mga kamay. Panginoong Jesus, maraming salamat po that you are the utmost demonstration and expression of the love of the Father to us. Lord, binuksan mo ang daan para sa amin patungo sa Ama sa pamamagitan ng buhay na inaalay sa krus. Ikaw ang kapahayagan na mahal na mahal kami ng Ama. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Kaya sa oras na ito, humihingi po kami ng tawad. Humihingi po ako ng tawad. Sige, sabihin mo, humihingi po ako ng tawad, Panginoon. Kung ang puso ko po ay nagkaroon ka ng karibal, patawarin mo po ako. Patawarin mo po ang puso ko kung ito'y naligaw. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. At sa oras na ito, nais kitang mahalin, magdidesisyon ako maglingkod sa iyo, mahalin ka ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Salamat po sa kapatawaran, pag-ibig, buhay na walang hanggan, at buhay na kasiyasiya. Simula ngayon, ikaw po ang hari ng buhay. Salamat po, turuan mo kami patuloy, O Diyos, na sa bawat desisyon na aming gagawin, lagi namin babalikan ang pag-ibig mo at ang aming puso ay aming babantayan na ikaw lang ang aming pinakamamahal. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Financial band-aids will only be broken when you start giving faithfully to the Lord. Ako si Arlene Forlahe, one of the 12 disciples of Ate Pet Chuan and 144 leader of Pastora Sara Virana. Bata pa lang ako ay nasa church na ako, pero nagkaroon ng time sa buhay ko na nawala ako sa church. Year 2018, noong nakabalik ako sa simbahan, noong una, hindi ko naintindihan ng buo kung ano ang tithes and offering at ang kahalagahan nito sa buhay ko. Pero isa ang sigurado ako, tapat kong binibigay ang aking tithes and offering para sa Panginoon. At tunay ngang susubukin ng Panginoon ang iyong katapatan. Minsan, hindi agad magiging mabilis ang tugon sa iyong panalangin habang nagtatapat ka sa Panginoon. Bago umalis ang asawa ko papuntang abroad, nagkaroon kami ng maraming utang. At mas lalong humirap ang buhay noon nag-pandemic. 3 months na walang padala ang asawa ko, kaya noon ay walang-wala kami. Yung tipong ang sweldo ay pinangbabayad na lamang sa utang. Pero hindi ibig sabihin ng hindi pa ay hindi na. This year, 2023, tuluyan na kaming nakalaya mula sa mga utang na humahadlang sa pagpapala ng Diyos. Napagawa rin namin ang aming bahay dahil sa provision ng Lord. At higit sa lahat, makalipas ang 11 years na pagsasama ay nakapagpakasal kami ng aking asawa dahil sa katapatan ng Panginoon. Tunay nga, kapag nagbigay ka ng tapat, ibibigay ng Lord ang hinihingi mo. Kaya ngayon, I challenge everyone na dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo sa tahanan ng Diyos. Subukin ninyo ang Diyos at bubuksan niya ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Give not because you have something extra to give, but do and obey this commandment dahil ito ang tanging investment na panghabang buhay. Muli, ako si Arlene, nagpapatunay na si Lord ang magbibigay ng lahat basta't sumunod at magtapat ka lang sa Kanya. Let us give faithfully to God. God bless the Gian!
Amen. Grabe. Mas overwhelming talaga ako sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Na sa pagbabalik ko dito, talagang yung ang Lord talaga napaka. Kaya ngayon, sino yung gustong pagpalain ng Panginoon? Amen. At sino pa yung gustong maging pagpapala? Amen. I-share ko lang po sa inyo yung sa Malakias 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala, masaganang pagpapala. Amen. Share ko lang po saglit sa inyo yung ginawa ng Lord sa buhay namin. Talagang yung sabi nga ni Pastora Sara na ikaw, saan ka ba devoted? Amen. Kumbaga yung shinare niya kanina talagang nag-flashback sa akin. Yun. Ang nga sabi niya, if you don't love God, you will always struggle with sin. Kaya yun, pag sumunod ka talaga sa Lord, hindi lang sa pagbibigay, syempre, bilang magiging leader, isang leader, magiging ano ka rin ng, maging pagpapala ka rin sa iba, at saka yung hindi lang ikukorek mo yung buhay nila, kailangan mas ikukorek mo rin yung buhay mo para makita nila yung pagpapala ng Diyos sa inyo. Kaya ngayon, kailangan po natin na manalangin muna ngayon para i-bless tayong lahat. Amen. Pwede pong tumayo tayo at ipanalangin po natin yung ibibigay natin sa Panginoon, yung tithes and offering. Amen. Lord, patuloy po kami, Panginoon, na dumadalangin, Panginoon, sa inyong harapan, O God. Lord, patuloy ko, Panginoon, na dinadalangin, Panginoon, O God, ang mga magbibigay, Panginoon, O God, ng tithes and offering, Panginoon, O God. Lord, patuloy mo silang i-bless, Panginoon, O God. Patuloy mo ang pagpapala, Panginoon, ng siyang magbigay, Panginoon, at alam niyo, Panginoon, kung ano man ang desire nila, Panginoon, O God, kung paano po magbigay. Lord, kayo po ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng pagpapala. At Lord, lahat po, Panginoon, ng mga blessing, Panginoon, na nare-receive namin, Panginoon, ay karapat-dapat namin, Panginoon, ibalik, Panginoon, sa inyo, O God, na maluwag po, Panginoon, sa aming puso. Kaya, Lord, sa umagang ito, O God, nalalabas kami, Panginoon, O God, sa paglabas pa lang, Panginoon, na marireceive na po namin, Panginoon, kung ano mang, Panginoon, dinidesire namin, Panginoon, O God. At Lord, wala na po, Panginoon, na maghihirap, Panginoon, na anak ninyo. Basta sumusunod po kami, Panginoon, sa inyo, O God. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon, O God, sa umagang ito, O God. Ito po ang aming papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.